Masayang masaya ang Unbettable Channel. Alam nyo yan. Lalong-lalo na sa mga tagahanga ni Bea Alonzo, ang aking Queen Bea, na talaga mga, oh, ayan na. Ako, pasensya na po ha, dun sa mga bagong nag-subscribe dito sa akin, kung ito yung mga ganitong klaseng episode yung na bubuksan ninyo or napapanood ninyo. At kunwari sinasabi kong may Queen Bea, mahal ko si Bea. Kasi tingnan nyo na lang po yung mga previous podcast ko o episodes ko on Bea Alonzo, na consistently naman talaga sinusuportahan ko po yan. At talagang ever since ABS-CBN pa lang, sobra na kaming close niyan. Ngayon, natutuwa po ako dahil finally, nagkabati na sila ni Nay Lolit Soli. Sabi ko sa inyo eh. Yes. Naganap nga po ito sa okasyon ng may-ari ng Beauty Derm. Hi! Si Miss Rhea, Rhea Tan, ano? Na kaibigan namin sa Marites University. Na siya yung parang nag-mediate, siya yung nagdala kay Nay Lolit, dahil siyempre isa sa mga endorsers din itong si Bea, dinala niya dun sa kung saan nando dun si ano. At walang, kahit walang masyadong fanfare, walang mga camera or what, na talaga namang sinabi naman, to be honest, narinig ko din ito or nabasa ko sa Instagram post, isa sa mga post ni Nay Lolit noon after niyang lait-laitin si Bea, na sabi ko nga, Nay Lolit, wag naman personal masyado kasi tinawag ng kung ano-ano, pero hindi ko na iisa-isahin ko ano yung mga ginawa niyang pang-o-cry at pambabash dito kay Bea. But anyway, to cut the story short, nabasa ko talaga doon kay Nay Lolit na sinabi niyang soon, pag nakita sila ni Bea, siya ang unang lalapit dito at ihingi siya ng sorry, patawad sa mga ginawa niya kay Bea. At nakakatuwa yun. Kasi diba, sa mundo ngayon, na puro negative ang mga nababasa natin, napapanood natin, or napapakinggan. Tapos mga hiwalayan na hindi nagsasalita, etc. Kung ano-ano nasasangkot. This is really parang something new. I mean, hindi naman new, but magandang sa pakiramdam na yung mga dating nang o-cry, sila mismo yan. Isa naman yan sa talagang trait ni Nay Lolit Solis na talagang nirerespeto, tinahangaan ko. Pag sinabi niyang mauuna siyang humingi ng patawad, hihingi siya ng sorry and everything, aakuin niya ang pagkakasala. Ginagawa naman talaga yun. Yes, palakpakan natin siya diyan. Oo, 'di ba? Sabi ko doon sa nakaraang podcast ko about Nay Lolit and Nay Christy, is very soon hindi naman nag-aaway yung dalawang yan, ano, nag-o-cryan lang. Ngayon, going back to that pagbabate na inayos or pinamagitan si Miss Rhea Tan, nagpapasalamat din po kami sa inyo, kasi sabi nga namin, kami, marami rin kami mga subscribers din po dito ng mga tagahanga ni Bea Alonzo. And ang pinakahuli nga natin podcast, kung natatandaw ko kay Bea, yung pa doon sa pelikulang 1521, di ba, na talaga namang todo-todo natin siyang pinuri, pinasalamatan, hinangaan, kasi naman alam natin yung mga naging issue at talagang inugat natin ang mga pinanggalingan noon. But this time around, ang nakakatuwa kasi nung mag-sorry si Nay Lolit, in-approach, talagang sinabi niyang pagkakamali niya, inako niya, napakadali, isang ngiti, napakatamis ng ngiti yung binigay ni Bea. Nagyakapan sila, beso-beso, naghawakan ng kamay, tapos basta nagkapatawaran, everything's good, diba? Yeah. So ako ngayon, personally po, dito sa Unbearable Channel, gusto kong ipaabot na Nay Lolit, inahangaan kita, lalo ka na Queen Bea, Miss Bea Alonzo. Alam ko, matagal tayo hindi nagkakausap, pero one time, magkikita rin tayo. And nagpapasalamat ako dahil kayo yung nagpapakita ng magandang halimbawa din sa inyong mga supporters, tagahanga, at mga nanonood sa showbiz, nag-o-observe, nagmamasid, na may mga ganitong magagandang pangyayari talaga na talaga namang taong-tao, di ba? And ako dito sa Unbearable Channel, personal kong hihintayin yun naman pagkakataon na si Nay Lolit naman at saka yung manager ni Bea Alonzo, ni si Tita Shirley Kwan, ang makapag-usap, alam mo yun, makapag-iron out ng kanila mga differences, again, makahingi ng sorry sa isa't isa dahil nagkasagutan, nagkaparinigan, nagkatawagan ng kung ano-ano. Yun ang iintay natin, kasi ako, hindi naman imposible talaga yon. Sabi nga natin, ang best or ang best na talagang magsasabi ng totoo at maglalahad ng hustisya para sa lahat ay ang oras o time. O diva, kaya
Time is the best truth teller. Dahil sa nangyaring ito, nagpapapuri po at nagpapalakpak, pinapalakpakan ng Unbearable Channel. Bea Alonso, napapanood pa natin yan sa Before Sun, Love Before Sunrise. Nakasama ng aking Papa Dennis Trillo at napakagaling din namang nakikisabay sa galing itong si Andrea Torres, ha. Alam mo, Andrea, gusto na kitang kutusan sa bunutan kita dahil sa husay mo, eh, sa husay mo, be, na magkontra-kontrabida diyan. Ang galing-galing mo, lalo na pag umiismid-ismid ka, na talaga namang nasasabayin mo yung intensity at galing ng mga ka-eksena mo, particular si Bea Alonso, Dennis Trillo at saka si Sid Lucero na baby ko din. Pero alam mo ba, baby ko talaga 'yan? O siguro when he was mga 5-6 years old, ay nako, tinutulungan ko pang magbihis ng mga damit niya yan. Kasi nga, naging scholar ako ng lola niya. O diba? Mga ganong chikahan po mga kaibigan dito sa Unbearable Channel. Again, ay Lolit Solis, Bea Alonso, maraming salamat sa inyo. Pinasayaw niyo na naman po ang isang bahagi ng showbiz at sana laging ganun mo, tatay. Maraming ganun. May mga intriga, may mga okrayan, pero at the end of the day, masaya lang tayong lahat. Masaya sa Unbearable Channel. Maraming salamat sa mga subscribers po namin. Alam nyo, hindi ko kayo lahat na address, pero sa simpleng pamamaraan ko po ng pag-like, pagbibigay ng mga love, ng mga emoji at lahat, emoticons at kung ano pa man, yun na po ang pagpapahayag ko at pagbibigay kong pasasalamat sa inyong lahat. Sana na-appreciate din po ninyo. Thank you very much. Magandang araw!